So, shalom guys! At welcome back ulit sa ating channel. Pasensya na, medyo busy tayo nung mga nakaraang araw. Tapos, pagod-pagod tayo. Kasi nga, nagbabalik alindog na tayo. Kaya masakit yung mga buong katawan natin. So, ngayon pupunta tayo sa, ano ngayon muna? Sa Doar. Dumating na yung, ano na tayo, yung galing sa AliExpress. Yan. Siguro yun yata yung in-order ko na yung strip para sa yung sa waist strip para sa pagtakbo. Para makaalis na rin. Kasi dumating yung kapatid ni Lola eh. Para makaiwas tayo sa ano, stress. Kasi masyadong stress na nga kay Lola. Laman na yung mga matatanda, di ba? Makukulit. Stress na nga kay Lola. Tapos darating pa yung kapatid niya, talagang double the stress. Ang appointment natin dito is 4:35. So 5 minutes na lang, less than 5 minutes na lang. At kunin natin yung parcel, okay? So mamaya ulit guys, kasi hindi ko naman may vlog doon at maraming tao doon eh. A few minutes later. So yun guys, nakuha na natin oh. Yan. Galing pa siyang ano, China. Ayan. Mura lang kasi sa ano eh, sa AliExpress. Kaya doon ako nag-order. Kaya cheap lang tayo, pero yung magagamit naman natin, di ba? Ayan. Meron kasi ako nito, kaso sira-sira na. Galing kay Lolo yon, o siguro sa apo ni Lolo. Ayan oh. Dito may lalagay yung telepono mo. Ayan. Ano rin siya, waterproof. Kaya pwede mong gamitin kahit na umuulan. Maulanan ka man. Yan. Kapares na kapares lang nito yung ano, yung dati kong ganito. Kaso blue. May ano pa oh, iPhone. Hello. So, yun. Yan. Pag tumatakbo ka, lagay mo lang dito. Yan oh. Yung telepono. Para hindi mo siya hinahawakan. Para takbo ka lang ng takbo. Yan. Mahilig kasi ako sa running. Yan. Tsaka sa bike na hiligan ko rin yung pagdating ko dito. Kasi yung mga Pilipino dito, marami nagbabike. Kung nakapanood niyo yung mga vlog ko about sa mga biking namin dito sa Israel. Tsaka kailangan na rin na mag-diet. Kasi para hindi tayo mabudol sa ride sa bisikleta. Kaya tumatakbo-takbo na tayo. Balak kong sumama ulit sa kanilang magbisikleta. Yan. So, yun. Yun nga. Nga pala yung ano, yung kapatid ni Lola, hindi ito. Kasi meron si Lola, may tatlo pa siyang kapatid. O apat. Yan. Yung panganay is 91 years old na. Tapos si Lola, yun yung pangatlo. Yung mga lalaking kapatid niya namatay na, tsaka isang babae. Tapos yung meron siyang kambal na kapatid. Ayan, mga yung bunso yun. Tapos ito nga yung dumating. Kaya makulit sila. Nga pala, yung panganay is ano, kumukuha siya ng Pilipina. Kasi gusto lang daw niya is Pilipina. Sabi niya ganun. Kasi magagaling daw tayo, mga babait. Very nice daw tayo mga ano, mga caregiver na Pilipino. Kaya kinuha niya, wala akong gusto, sabi niya ganun. So naghihintay siya ngayon ng paparating ng na caregiver. Baka G2G yun, yung magiging caregiver niya. Yan, kasi hindi ka makakuha ng caregiver dito pag wala kang permit. Kaya kumuha muna sila ng permit at para makakuha siya ng caregiver. Ngayon naghihintay siya ngayon. May permit na siya. Kasi kung nakita niyo sa dati kong vlog, ilalagay ko dito. Yan. Yan, yung naglalagay ako ng ano, Kyotex ba 'yan? Yung pintura sa kuko. Yan.
mabait yun, maswerte yung magiging caregiver noon kasi madaldal, ma-jolly siya, kahit may edad na, malabo nga lang yung mata. Pero mabait yun. Yan. So yun, good luck kung sino man ang makakakuha ng amo doon kasi mabait yun. So yun, at na-miss ko lang dito kaya dito ako pinili na mag-vlog kasi dito yung yung tambayan ko dati. Nandito ako nag-exercise dati. Oh. Yan. Mga, ito yung playground ng mga bata. Doon sa isa doon, sa isang palaruan o yung gym, banda doon, doon ako nagtatambay din noon. Yan, pag pinapaalis ako ni Lola, 2 years ago yun. So ngayon, di na maiwan si Lola, kaya stay home na lang tayo. Nakakamiss lang yung lugar na to. Summer noon, pinalalabas ako. Yan. Wala, na-share ko lang ulit. Okay? So, punta tayo sa topic natin. So, ang topic natin na yun ay tungkol sa caregiver for Israel. Nangangailangan ngayon ng extra o ibang mga lahi, liban sa, yun nga, nasabi ko, Pilipino, yung bansang Israel. So, ang napili nila is yung Sri Lanka. So, yung mga Sri Lanka na caregivers is, i-invite nila dito. Nakita ko ito sa site ng Sri Lankan Bureau of Foreign Employment. Ilalagay ko na lang yung link sa baba kung saan ko nakuha ito. Okay? So, yun dito is parang pilot program pa lang siya. Sabi niya, 50 job opportunities for caregivers to treat disabled elderly in Israel. So, parang sa atin din noon. Parang pilot program is parang trial and error, di ba? So siguro itatry muna nila ng 50, tapos hindi natin alam, magre-request ulit ang Israel. Kasi katulad sa atin noon is 1,000 caregivers lang noon. Nung unang vlog ko, 2019 yata yun, nung mga bandang November o December yan. So dito, ang kinukuha nila is Sri Lankan National. So itong program na ito is similar parang sa atin na mag-undergo sila sa training, sa interview, tapos wala rin placement fee. Yan. So government to government yan. Ang sa kanila is between 25 to 45 years old. So meron tayong advantage doon. Yung sa atin, 23 pataas eh. Wala tayong limit. So sila, meron silang limit na 25 to 45 years old. Tapos at least 1.5 meters, 45 kilos weight, same din. They have successfully completed practical nursing. Yun yung NC2 natin. They have immediately level English language skill. Skill will be tested. So meron silang test, English test. Ewan ko lang ngayon sa ating POEA kung meron silang ganun. Pero as long as nakakapag-communicate tayo ng English, pasado tayo. Kasi kailangan yan sa interview. They have successfully finished 10 years of schooling, katulad sa atin, at least high school. They had never previously worked in Israel, katulad sa atin. Yan. They do not have spouse, parents, or children currently working in Israel. Siyempre, pasado sa medical. Yan. They have clean police record, and they have Sri Lankan citizenship. Yun. So, mostly is pares lang ng sa ating mga qualification, similar sa POEA na qualification. So, syempre, yung mga salary nila is, at saka yung mga law, is pares naman kasi dito naman sila pupunta sa Israel. Eh. Wala naman pinagkaiba dun sa atin. Same law, same country, so same sahod. So, siya yung siguro sa mga nag-a-apply sa Israel, nag-worry na baka maubusan tayo ng slot, na ganito, ganyan, na ganyan. Huwag ka naman mag-alala kasi isa tayo sa mga in-demand na caregivers dito sa Israel. Number one tayo, masasabi ko, kasi lahat halos ng mga kinukuha pag Pilipino, pag sinabing Pilipino, the best yan. Kung sino man na nagsabing employer na ang mga Pilipino ay hindi good, wala silang alam tungkol sa atin. Yan. So, yun, huwag kayong mag-alala guys, kasi marami namang employer, in-demand tayo dito, in-demand ang caregiver dito.
At hindi tayo basta-basta matatalo ng ibang mga lahi. At saka hindi tayo papatalo sa kanila. Okay? So yung mga nanditong mga caregivers dito sa Israel na mga baguhan, ay sana huwag niyong sirain yung mga pinagpaguran o yung mga reputasyon na ginawa ng mga, isa na ako doon, ng mga lumang mga caregiver dito. Sana maging hardworking kayo, be honest sa kanila, huwag kayong magagawa ng kabalastugan yan, sa ating trabaho, at alam ko naman na magagawa niyo yun. At alam ko naman na ganun talaga ang Pilipino pagdating sa trabaho is mamahalin ng Pilipino ang trabaho niya. Ganun yun. So kung mahal mo yung trabaho mo, ang amo mo, mamahalin ka. Doble pa sa hinihingi mo. Alam ko mahirap, makulit yan, pero at the end of the day, amo mo pa rin yan, dyan ka kumukuha ng sahod. Yan yung source of income mo, kaya gawin mo ang the best mo para maging ano sila sa'yo, ma-proud sila sa'yo. Yan. Tsaka huwag kayong mag-alala kasi maraming hindi lang yung mga Sri Lanka, meron pang mga Nepal, meron pang mga Indian, meron mga taga-Europe, meron pang mga Russian, yan yung mga katunggali natin dito. Marami pang iba. Tsaka alam ko naman na kayang-kaya nyo mag-adjust dyan. Kayang-kaya natin mag-adjust, kayang-kaya natin makisalamhuha sa kanila. Basta tiyaga lang guys sa mga baguhan. Siyempre, sa una, sa first 3 months, sabihin na natin first month, ngayon, mag-a-adjust ka sa trabaho natin. At mangungulila ka sa pamilya mo. Lahat naman tayo na pinagdaanan yan. Kaya, tiis-tiis lang. Mahirap talaga pag malayo sa pamilya na, at saka kayang-kaya niyan para sa pamilya, di ba? So yun guys, at dahil dyan ay magsha-shoutout tayo. Pasensya na, nalit itong shoutout ko. Shoutout kay Jaime Domingo at saka si Lucky Laurelever. Yan. Tsaka si Annabel Salazar. Yan. Shoutout sa inyong lahat. So yun guys, dito ka na ako magpapaalam at babalik na ako kay Lola. At maraming salamat ulit sa inyong panonood. At sana nagustuhan niyo itong vlog na to. At kung nagustuhan niyo, paki-like niyo na ang button yan sa baba. Okay. Maraming salamat. At kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na. Okay? So, hanggang sa muli. Ako po si Orly. Papaalam dito sa Israel. Tel Aviv. Later out. Bye!